Magandang araw mga munting ilaw! Kamusta kayo ngayon mga bata? Ako pala si Kuya Harvey. Ako naman si Ate Dindi. Ako si Ate Jo. Kuya Alphonse, ang tawag niyo sa akin. At Ate Mae naman ang sa akin. Handa na ba kayong makisaya sa amin? Halina kayo! Makinig at makikanta. Matuto at makisaya! Welcome sa Mga Munting Ilaw! Kwento natin ngayon ay galing muli sa Biblia. Mayroong dalawang matalik na magkaibigan, si David at si Jonathan. Si Jonathan ay isang prinsipe ng hari na si King Saul. Si David naman ang kanyang matalik na kaibigan. Siya ang best friend ni Jonathan. Kayo ba, may mga best friend ba kayo? Ako po, best friend ka rin po yung mga classmates ko. Wow, maganda yan, Mojo! Si David ay nakatira rin sa palasyo ng hari. Siya ay mahilig sa musika, kaya alam nyo ba na siya ang tumutugtog ng harp ni King Saul. Parehong matapang si David at si Jonathan. At si David din ang general ni King Saul. Isang araw, galing sa isang labanan si King Saul at si David nang may narinig ang hari ng mga babae. At alam niyo ba ang sinabi ng mga babaeng ito? Andiyan na si King Saul at si David. Marami daw natalo si King Saul, pero mas maraming natalo si David. Eh talaga namang mas magaling si David kaysa kay King Saul eh. Nagalit si King Saul sa kanyang narinig at ang sabi niya sa kanyang sarili, ako ang hari sa lugar na to. Ako ang pinakamagaling. Dapat ako lang at hindi si David. At nang dahil nga sa galit ni King Saul, ay nagbalak siya ng masama kay David. Sa tingin niyo ba ang maganda ito, mga bata? Hindi, di ba? Kasi dapat tayo ay hindi nag-iisip ng anumang masama sa ating kapwa. Pero, alam niyo ba ang ginawa ni Jonathan? Ano po, Ate Jo? Ate Jo. Dahil best friend niya si David,
sinabi niya kay David ang masamang balak ni King Saul. David, may masamang balak sa iyo ang hari. Ayaw kita masaktan dahil kaibigan kita. Mas maganda siguro kung magtago ka muna para hindi ka mapahamak. Hindi ko ba pwedeng kausapin muna si King Saul, Jonathan? Hindi! Galit na galit siya. Baka ka mapahamak. O sige, magtatago muna ako habang hindi pa nawawala ang galit ng hari. Maraming salamat sa babala mo. Nakipag-usap si Jonathan kay King Saul at sinabi niya ang lahat ng magagandang bagay na ginawa ni David para sa Israel. Sa tingin niyo ba, naging mabuting kaibigan ba si Jonathan kay David? Opo! Pinrotektahan po siya ni David, kaya po siya naging mabuting kaibigan. Tama! Tama, Casey. Ang mabuting kaibigan ay hangad lamang ang maganda sa kanyang kapwa. Ayaw niya na nasasaktan nito o napapahamak. Ayaw rin niya na malungkot ang kanyang mga kaibigan. Tama yun, mga kids. Di ba napakaganda ng story ni David at ni Jonathan? Kaya dapat, di ba, mas masaya kapag tayo ay naging isang mabuting kaibigan! Sana marami kayong natutunan ngayon, mga kids. Hanggang sa muli, paalam! Oh, hello mga kids! Ah, paalis pala ako ngayon. Ito nga, naghahanda ako ng mga gamit ko. Kasi maglalaro kami ng basketball ng mga schoolmate ko. Kayo ba, anong favorite sport nyo? Alam nyo ba na ang paborito kong sports ay basketball? Yun! Pero alam nyo ba na kapag nagiging intense na ang laro, naku, doon na madalas nagkakaproblema. Doon na madaling magalit o kaya ay maging mainisin dahil gustong-gusto nang manalo. Alam nyo ba dati nakaranas pa ako na may nanakit sa akin? Siniko ako! Naku, ang nangyari, nag-away-away kami. At hindi maganda yun. Dapat, kahit na gaano ka-intense ang ating paglalaro, ay huwag pa rin nating kalimutan na maging mabuti sa ating kapwa. Huwag nating kalimutan maging mabuting mga kaibigan. Kasi pagkatapos ng laro at nag-away-away tayo, di ba uuwi ka rin malungkot? Malungkot dahil nasaktan mo ang kaibigan mo. Sa tingin nyo ba maganda yon? At sa tingin nyo ba magiging masaya si Jesus kung gano'n ang mangyayari? Tama kayo! Hindi magiging masaya si Jesus. Kaya ang paalala sa atin, kahit na anong gawin natin, lalo kapag naglalaro ng sports, huwag nating kalimutang maging mabuti sa ating kapwa. O paano? Maglalaro na pala ako. Paalam! Tingnan mo siya, oh. Naglalaro siya. Puntaan mo kaya. Ayaw ko, ate. Parang naman siya. Masaya na siya. Pero nahihiya po lumapit sa kanya. At hindi ko naman siya friend. Hindi ko naman po siya kilala. Eh, baka naman pwede mo pa siya maging friend. Kailangan mo lang gawin. Pakilala ka sa kanya. Pero ate, nahihiya po akong lumapit sa kanya. Ah, oh, sige. Puntahan natin siya. Sama kita, ha? Ka. Hi, ako si Sinad. Ito po si Ate Dindi. Hello. Pwede ba tayo maglaro? Hi, Sinad. Ako si Princess. Sige, laro tayo. Sige. Thank you.
Princess. Masaya ako na nakilala kita ngayon. Ako rin, Sinet. Next time na magkita ulit tayo dito sa playground, laro ulit tayo, ha? Princess! Tara, uwi na tayo! Ate, may bago akong nakilalang kaibigan. Oo, talaga. Ang galing naman. Oh, Sinead, masaya ka ba ngayon? Opo, ate. Meron po akong bagong kaibigan. Thank you po, ha? Siyempre. Hi, mga bata! Mahilig ba kayo sa craft? Aalala niyo ba yung lesson natin ngayon? Hindi ba? Yun ay isang pagiging mabuting kaibigan? Kaya ang gagawin natin ngayon ay friendship bracelets! Ayan o, ang ganda! Ang mga kailangan natin ngayon ay popsicle sticks, yung mga malalaki, ayan, baso, pwedeng yarn para makapag-decorate tayo nito mga popsicle sticks. Maaari ding glitters. Pwede ring mga colored papers. Siyempre, kailangan natin ng gunting at ng glue. Handa na ba kayo? Halika! Magsimula tayo sa mga popsicle sticks. Ito, kailangan natin tong pakuluin ng mga 30 minutes at pagkatapos nun, hayaan nyo lang siya na nakababad ng 30 minutes. Pagkatapos nun, lalagay natin dito sa baso para maging ganito. Kita nyo ba? Ayan. Mas maganda na gamitin yung baso, yung medyo maliit yung bilog para kasya sa inyo. Okay. Dahil dyan, wag niyong kakalimutan na humingi ng tulong sa mga magulang niyo, ha? Baka mapasok kayo dun sa pagkulo. Pagkatapos nun, pwede na nating designan. Magsimula na lang tayo dito sa yarn. Pwede nating balutan tulad nito. Ayan, tuturuan ko kayo kung paano. Ayan, at mahabang mahaba. Simula tayo sa gawa tayo ng knot. Itali natin. Pero yung tali dapat nasa loob. Kita nyo mga bata? Nasa loob. Ipit sa loob. Itong sobra, nakaipit sa loob. Tsaka natin ikutin ng ikutin. Ayan. Ikot, ikot, ikot. Tuloy, tuloy hanggang matapos nyo siya. Siyempre, tingnan nyo oh, may mga spaces. Kaya kailangan ayusin natin bago tayo magtuloy sa pag-ikot. At pag-ikot. Ayan. Pag natapos nyo na, ayan na. Ito na yung magiging itsura niya. Ayan, ikot-ikot. Sa dulo, ang ginawa ko lang, tinali ko lang ulit at nilagyan ko ng glue para hindi masira. Pwede rin. Kuha pa tayo ng isa. Dahil pwede rin, nalagyan natin ito ng glitters. Mahilig ba kayo sa mga makikinang na bagay, mga bata? Subukan nating lagyan ng glitters. Kuha tayo ng glue. Pwede natin siyang ilagay dito sa kahit anong lalagyan. Ayan, lagyan natin. Ayan, dagdagan natin yung glue natin dito. Ayan, lagay tayo ng glue. Tapos, lalagyan natin itong bracelet nito. Ayan, pahid lang sa lahat. Sa buong popsicle stick.
pahid-pahid. Ayan. Kapag hindi kaya, huwag kalimutang humingi ng tulong sa mga magulang. Ayan. Kapag tapos na ilagyan ng glue, pwede na nating ilagay sa glitters. Ayan. Dikit natin lahat ng glitters. Naku, may kulang. Dikit-dikit. Ayan, mga bata. Pag nalagyan niya na, onting takpakan para hindi matapon masyado. Ayan. Diba ang ganda? Napakakinang. Kapag marami na kayong nagawa, tulad nung akin, sabi natin to. Meron akong tatlo. Yung dalawa dito, pwede ko na ibigay dun sa dalawa kong kaibigan. E di, tatlo kayo, meron na kayong friendship bracelet na lagi niyong iti-treasure ang inyong pagkakaibigan. Ayan! Natuwa ba kayo, mga bata? Salamat! Andito ulit si Kuya Jed para ituro sa atin ang action para sa song na What a Friend We Have in Jesus! So yan, ang unang action natin na ilalagay natin ng ating kanang kamay sa ating dibdib. Samahan natin ang paa para mas masaya. Pupunta rin siya sa kanan. What a friend. Tapos, papunta naman sa kaliwa. What a friend we have in Jesus. Isa pa nga. 1, 2, 3, and go. What a friend. What a friend we have in Jesus. Next one ay, all our sins. All our sins and griefs to bear. Yan. So sa kanan muna lagi ah. 1, 2, 3, and go. All our sins. All our sins and griefs to bear. Very good. Next one is, what a what a privilege to carry. Yan. Isa pa. Bagalan natin ng onte. What a what a privilege to care. Atras, re. Everything, right hand muna. Everything, everything to God in prayer. One more. Everything, everything to God in prayer. Tama yan mga bata. Si Jesus Christ ang pinakamatalik nating kaibigan sapagkat minahal niya tayo ng lubos. Tama. Ang next na action natin is, oh, what peace we often forfeit. Isa pa po. Write muna. 1, 2, 3, and go. Oh, what peace we often forfeit. And then stop. Next one is, oh, what needless pain we bear. One more. 1, 2, 3, and oh, what needless pain we bear. Very good. Next one is, may kasama ng paa. So, ganito yun. All because we do not carry. Ikot. So, ganito yan, mga bata. Pag ang ipinangturo natin ay ang ating kanang kamay, ang sisipa ay ang kaliwa. Ganun din pag sa kabila. Okay, sabay-sabay. Tapos, we do not carry. Ikot tayo. So, medyo mabagal muna. 1, 2, 3, and go. All because we do not carry. Very good. And then, everything, everything to God in prayer. Very good. Next one. Take it to the Lord in prayer. Tapos dalawang beses siya uulitin. Pero lagyan natin ng onting jump. Okay, 1, 2, 3, and go. Take it to the Lord in prayer. One more. Take it to the Lord in prayer. Ang kasunod naman ay, have we trials?
have we trials and temptations. Tapos parehas lang next. Is there trouble? Trouble. Angat na onting balikat. Anywhere. Ikot. Yan. We should never. May jump to. So una, sa right muna. We should never be discouraged. And take it to the Lord in prayer. Yung part na yun, isang beses lang natin kakantahin. Kayo ba may mga problema rin? Lahat naman tayo nagkakaroon ng problema. Pero ang dapat nating gawin ay ipagdasal natin ang lahat ng ito sa ating Panginoon. Yan. So ang sunod naman natin ay, can we find a friend so faithful? So paangat na nagpe-pray na kamay. One more. Can we find a friend so faithful? Who? Ito, kailangan natin ng partner. So una muna kanan. Who will all, tapos galaw papuntang kanan, all our sorrows share. Siyempre, dapat naka-smile. Jesus knows, kanan muna. Jesus knows our every weakness. And then, favorite part, take it to the Lord in prayer. Apat na best, take it to the Lord in prayer. Take it to the Lord in prayer. Last two, take it to the Lord in prayer. Last one, take it to the Lord in prayer. And then ikot. Ten. In prayer. Yan, very good. Ngayon naman, try natin with music. And what a friend we have in Jesus. All our sins in grace to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. What needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Take it to the Lord in prayer. Take it to the Lord in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Find a friend so faithful, who will all our sorrow share. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Take it to the Lord in prayer. Take it to the Lord in prayer. Ayan mga bata, ano nga ang natutunan natin sa araw na ito? Maging mabuti sa ating kapwa at maging mabuting kaibigan. Huwag tayong gagawa ng masama na ikapapahamak nila. Huwag tayong makikipag-away at huwag din tayong gagawa ng bagay na ikalulungkot nila. Sa madaling salita, dapat tayong maging mga mabuting kaibigan!